May apat na close contact si patient 14, ang 12 taong gulang na lalaki mula sa Calabarzon na nagpositibo sa Mpox. Ang magandang balita, hindi pa naman sila nakakaranas ng sintomas. Patuloy na inaalam ng Department of Health kung paano nahawa ang bata ng Mpox dahil ang pinakakaraniwang paraan para mahawa rito ay close at intimate skin-to-skin contact. Ayon sa World Health Organization, na ipapasa ang virus sa pamamagitan ng paghawak sa balat, pakikipagtalik o pakikipaghalikan sa taong may Mpox. Posible ring maipasa ang virus sa matagalan at malapit ang pakikipag-usap sa may sakit dahil sa infectious respiratory particles. Pwede ring makuha ang sakit sa pamamagitan ng paghawak sa bagay na kontaminado ng virus. Kaya muling pinaaalalahanan ang publiko sa kahalagahan ng minimum health standards, lalong-lalo na ang palagi ang paghugas ng kamay. Pero di gaya ng COVID-19, hindi naman kailangang mag-quarantine ng isang close contact ng pasyenteng positibo sa Mpox virus basta wala siyang sintomas. Ang hinihingi lang sa mga close contact ay patuloy na pagbabantay at pag-obserba sa sarili kung may mararamdamang sintomas. May payo rin ng DOH sakaling makitaan ang katawan ng butlig. At this point po, hindi tayo nagre-recommend na maglagay ng kahit na anong mga pahid or anong mga herbal treatments sa ating mga, hindi lang sa Mpox, pati sa chickenpox, kasi po, meron tayong risk of infection. Mas maganda hayaan natin na kusa siyang matuyo. Dagdag ni Domingo, araw-araw may natatanggap silang hinihinalang kaso ng Mpox, pero hindi naman lahat ng mga ito ay nagpo-positibo. Bilang bahagi ng pinaigting na surveillance sa Mpox, partikular ang Clade 1B na kumakalat sa Africa, makikita na rin sa e-travel form na kailangan sagutan ng mga papasok sa bansa kung meron silang sintomas gaya ng rashes at butlig. Ang pakiusap ng otoridad, maging tapat sa pagsagot sa mga tanong sa e-travel dahil nakasalalay dito hindi lang ang kalusugan ng pasahero, kundi ng iba pang tao. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,